guys! Welcome back to my channel. And it's me again, Donna Donna. Ayun guys, so nagbabalik na naman tayo sa ating channel. Sorry again kung matagal akong hindi nakapag-upload. 2 weeks akong hindi nakapag-upload. Dahil busy sa work. As always, kapag hindi nakapag-upload, wala akong idea. Is dahil busy ako sa work and walang time mag-film. Meron tayong time, marami tayong oras ngayon kasi day off ko. And then, wala akong masyadong agenda today dahil hindi natuloy. Dapat aalis ako ngayon, kaso nag-uulan, hindi na ako natuloy. And ayun, tong video na to is tungkol lang siya sa ano, tungkol lang, may share ko lang sa inyo yung blessings na nangyayari ngayon sa amin. Matagal akong hindi nakapag talking vlog. Dahil hindi ko rin alam, ngayon ko lang siya naisipan. Dahil ngayon lang siya nagawa. Without further ado, magkwentuhan na tayo. Ayan guys, so sisimulan ko siya sa sisimulan ko siya sa sasabihin kong nagpapagawa kami ng bahay ngayon. Si Mama, ako, saka si Daniel is nagtutulungan kami ngayon para magawa yung bahay namin sa kabila. Yung nabili naming pwesto dun sa kabilang bahay namin. Which is nakadugtong lang siya sa bahay namin talaga. And then, nasa Saudi pa lang ako nung nabili namin yung kabilang bahay ngayon. And then, pag-uwi ko dito, is naunti-unti na siyang gawin. Tapos, natigil siya kasi yun nga, nawalan ako ng trabaho. And then si Daniel marami siyang binayaran. And then si Mama medyo konti lang ang tanggap na tahe that time. So yun yung reason bakit nahinto yung pagpapatayo namin ng bahay. But now, ngayon tatlo kami nagtutulungan na makabili ng materials para magawa yung kabila. And then si Tatay, ang share ni Tatay is siya yung gumagawa. Siya lang mag-isa yung gumagawa dun sa kabila. Tapos, ano pa ba? Paano ko ba ikukwento? Siyempre, pag nagawa itong bahay namin is, magkakaroon ako ng sarili kong kwarto dito. And yun yung i-share ko sa inyo, kung ano yung idea ko sa magiging kwarto ko, kung ano yung magiging itsura ng kwarto ko, is ipapasilip ko sa inyo dahil gusto ko lang siyang i-share sa inyo. Okay, so, ang plano ko sa kwarto ko is magkakaroon ako ng loof bed. Marami akong in-screenshot na itsura sa Google. Doon ako nag-search, doon ako naghanap ng ideas kung ano yung magiging itsura ng loof bed ko. Ang loof bed is, ayun yung, di ba sa isang kwarto, yung kamo mo nakataas, mas mataas, tapos meron pang, paano ko ba i-explain? Basta loof bed, ipa-flash ko dito sa screen kung ano yung ibig sabihin ng loof bed. And then, nagustuhan ko yung loof bed na yon dahil maliit lang yung space ng kwarto ko. Actually, nung nasa Saudi pa lang ako, napaplano ko na yan. Dito pa lang sa kwarto ko ngayon, is pinlano ko na talaga na ipagawa yung loof bed na yon kay Tatay. Kasi, para pag uwi ko, ganun yung maabot na kong kwarto. Kaso, hindi pumayag si Mama kasi nga, sobrang liit na itong space ko na kwarto dito sa amin ngayon. Saka dati kasi, di ba, nandito pa sila ate. Ngayon kasi umalis na sila ate, nandun na sila sa Daang Hari, doon na sila nakatira. Tapos, ang balak namin na gawin ngayon dito sa bahay namin is magkakaroon pa rin ng tatlong kwarto. Yung taas, is aming tatlong magkakapatid. Si ate, syempre, hindi pa rin makawala ng space dito sa bahay kasi pag umuwi-uwi sila dito, is para may matuluyan din sila. Tapos, ako, saka si Daniel, is nag-decide kami na maghati dito sa taas. Paano ba? Paano ko ba explain? Kasi dun sa kabila, hindi pa namin napag-uusapan kung sino dun. Pero gusto ko dun. Kasi tahimik dun. Tahimik dun sa space na yon. And ayoko kasi ng maingay. Ayoko ng pag natutulog ako, lalo na sa trabaho namin. Pag yung GY na ako, mahirap matulog kapag umaga. So gusto ko is tahimik lang yung area ko doon. Para makatulog ako ng maayos. Tapos, hindi ko alam kung itong side na to is yung kwarto nila mama, saka yung kwarto ko, ay kwarto nila ate.
is ayun yung magiging kwarto ko. Yun yung parang sasakupin ko. So, lumuwag siya. Kaya nagkaroon na kayo ng idea na gagawin ko loop bed yung kwarto ko. Yung kabilang side is loop bed, tapos yung kabilang side is parang sala, parang ganun. And may mga in-screenshot akong ano dito. Papakita ko sa inyo. Ang first na nakita ko is yung ito. Which is, ito talaga yung pinaka-main idea ko sa gagawing kwarto ko. Yung taas, kama, yung ibaba is damitan, closet. Kasi yung closet kasi yung pinaka parang nakakapag nakaka-consume ng space dito sa kwarto ko. Kasi ito, ang laki ng damitan ko, dalawa yung damitan ko dito. Tapos, ang liit lang ng space ng kama ko. So, yung parang, ano ko dito, lakaran ko dito is maliit lang. So, doon, sa magiging bagong kwarto namin, sa magiging bagong kwarto ko, is, ang idea ko is loop bed na nasa taas yung kama, at the same time, yung space na, parang ma-explain, ang hirap ma-explain, yung space na nandun sa taas, ay hindi, yung space na makukonsume ko sa taas is magagamit ko yung sa baba. So, mas malawak yung space ko na malalakaran ko. And, ang bala ko doon is magkakaroon ako ng sala. Bibili ako ng sofa. Bibili ako ng, hindi ko alam kung sofa o yung plastic na ano, na talong Cleopatra ba tawag doon. Yung pag ganyan yung bangkuan. Pero mahaba. Para pwede rin ako humiga doon. Para if ever kaya kong bumili ng TV, is pwede akong manood doon. Doon lang ako ihiga. And then, kapag may bisita ako, is pwede ko silang doon pa higain or pwede doon sila maupo. Para kahit marami kami, is may maupuan din yung mga bisita ko. Tapos, yung sa ilalim, ay, yung ibabaw muna. Yung ibabaw, ang idea ko na doon is ito. Yan. So, yung kama ko is medyo maluwag pa yung space. Tapos, yung dito, sa may gilid, is lalagyan ko siya ng yung parang ganito. Asan ba? Yan. Parang lalagyanan ko niyan. Papalagayan ko siya ng ganyan. Bibili ako sa DIY yung kulay puti. Yung nilalagyan ng bakal na pag-anon. Yung ganyan. Tapos yung nilalagyan ng screw. Yun, parang hindi malaglag. And then, ang ilalagay ko doon is mga picture ko. And then, magbibili ako ng mga fake na na plants. Yung mga maliliit lang. Ayun. So, para maganda-ganda naman yung itsura ng aking quart, ang kama. Para relaxing pa rin siya kahit na kisame na yung makikita mo agad kapag gising mo or bago ka matulog. Is, ayun. Maganda pa rin yung ambience niya. Maganda pa rin yung itsura niya. And then, ang bala ko dun sa magiging kwarto ko is puro white. Puro white lang yung paligid ko. Ayoko na ng ibang color. Ayoko na ng pink. Hindi ko alam, parang nawalan na ako ng gana sa pink. Dati gusto ko yung pink dahil ito nga, tong kwarto ko na to, is mahilig pa ako sa pink. Pero ngayon kasi parang, mas gusto kong white na lang para nakaka-refresh ng utak. Nakaka-refresh ng utak. Kasi syempre, stress ka na nga sa trabaho, stress ka pa sa biyahe, tapos stress ka pa sa buhay. Char! Ayun. So, parang, ano lang, peace lang, ganun. Color white lang lahat. And then, yung closet ko is lalagyan namin na, papalagyan ko ng yung hangaran, yung rack, tapos lalagyan pa rin ng ganyan-ganyan para sa mga shorts, mga ano. Ang hanger ko lang yung mga dress, tapos yung mga shirts ko. Pero yung mga short is nakalagay siya sa divider. Ayun. Tapos, paano ba yung pinto? Hindi ko pa naiisip yung pinto eh. Nung closet ah, siguro mas okay yung sliding. No, tingin nyo. Sliding or yung di ganun. Basta, bahala na. Wala pa ko idea tungkol sa pintuan ng closet ko. Pero, yun. Tapos, yung kalahati nun is magiging ganito. Yung idea niya is ganito. Yung kalahati na medyo malaking space is closet. Tapos yung dito sa side na to is lalagyan na ng ng laptop, ng lampshade, something like that.
Tapos, yung parang computer area ko. Tapos, yun, doon ko sila ilalagay. Tapos, bibili na lang siguro ako ng bangko na may sandalan. Tapos, pwede rin doon na rin ako mag-film. Pwede rin... Oo, pwede nga, doon. Pwede na rin ako mag-film doon ng something. Tapos, yung background ko na lang is, lalagyan ko na lang ng design something na sa pader. Tapos, ano pa ba? Yun nga, yung sala ko is... Ang idea ko doon is maglalagay ako ng sofa or ng Cleopatra chair. Tapos, maglalagay ako ng carpet or ng ano na lang, linoleum. Hindi ko alam kung maglilinoleum ako o magta-tiles ako eh. Basta, bahala na. Tapos, ayun, na-imagine nyo ba yung itsura, guys? Ako ngayon palang na-excite na talaga ako kasi parang ano siya eh, parang dream room ko. Ganun. Dream room ko siya na gusto kong mangyari. Si Daniel din ata, magpapa-loop bed din siya sa kwarto niya. Pero hindi ko alam sa kanya kung ano ang idea niya. Ayun, so sa baba wala pa akong idea kung ano yung plano nila mama, kung ano mangyayari. Basta sila mama, ang kwarto nila is sa baba. Gawa na yon, gawa na yung kwarto na yon, pero hindi pa siya nalalagyan ng ano, ng taas. Ngayon kasi ang ginagawa lang ni tatay is nilalagyan niya ng taas. And nabuhusan na daw ng biga yung mga pader. So yun, share ko lang naman sa inyo kung ano yung gusto ko kasi i-share sa inyo kung gaano ko na-excite sa magiging kwarto ko. And sobrang happy ako kasi natuloy na ulit yung pagpapagawa ng bahay namin dahil medyo luma na rin tong bahay namin ngayon, kaya masaya ako na nauunti-unti namin na pagawa yung kabila. And sana matapos na rin agad. So, kailangan natin mag-pursige talaga, guys. Kaya pasensya na kayo kung sobrang busy ko sa trabaho kasi kailangan ko magsipag para matapos tong bahay namin. Meron akong patong tawag doon? Motivation ba yun? Basta namomotivate ako magtrabaho na huwag umabsent, na huwag malate para sa pagpapagawa ng bahay namin. Tapos, ayun. So, pagtapos na itong bahay namin, siguro pwede na akong lumagay sa tahimik. Char! Hindi, joke lang. Ayun. Basta, bahala na. Bahala na si God kung anong plano niya sa akin. Naniniwala naman ako sa plano ni God sa buhay ko, sa buhay namin ng pamilya ko. At, ayun. Salamat, guys, sa pakikinig sa kwento kong... Ewan ko kung may kwenta ba to, pero para sa akin, excited ako na mangyari yung dream room ko. At salamat sa panonood, at salamat sa pag-i-imagine ng itsura ng kwarto ko, kahit hindi ko pa ma-visualize ng mabuti sa inyo kung ano yung magiging itsura niya. Basta maliit lang siya, guys. Hindi, huwag kayo mag-expect na malaki yung magiging kwarto natin. Magiging kwarto ko, kasi maliit lang yung space na ano namin. Hindi ko alam kung ilang square meters lang yun. Parang wala pa nga ata. Charot! Ayun. So, yun lang guys. Thank you guys for watching. If you like this video, just give me a thumbs up. And if you don't like this video, just ignore. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. Bye guys! See you in my next video? Vlog? Hindi natin alam kung ano yung magiging next na video ko. At kung kailan ulit ako makakapag-upload. Ayun guys. So, bye guys! See you in my next video! Bye!